Napakagaganda at napakasariwang isda na naman ang aking naabutan dito sa palengke namin. Bago dating po ang aming isda, bilhin na kayo. At ito ngang si Ate Ning ay napakasigla at masayang nag-aalok ng kanyang mga panindang isda. At ganun din ito si Ate Ning na napakasariwa ng mga tindang isda. Bili na kayo, marami po akong isda ngayon. Pero kay Ate Munay na talaga ako nakabili ng halagang 50 pesos na isda. At nang pauwi na nga ako ay napadaan ako dito kay Ate Shi na nagtitinda ng banana queue. Isa rin naman talaga ito sa napakabait at napakasipag kong pinsan. Lagi mo ng ano yan ay, bayad sa tubig. Late ka naman. Eh, ito pala. Ano na kapag-yelo eh, bago maganda. Ay, sorry. Kamote kayo dyan. Bili na. Bagong luto. At talaga namang hahangaan mo sila mag-asawa. Si Ate Shi ang magluluto at si Kuya Remo naman ang maglalako. Pagkira yun. Alam mo, Ate Shi. Pag ganyan-ganyan lang. Basta papunta ako dito sa kanto or sa palengke, lagi akong dumadaan dito kay Ate Shi. Hindi na nawawala sa amin yung masayang kwentuhan. At pagkatapos ko nga kay Ate Shi ay papunta naman ako sa tindahan ni Ate Beth para bumili naman ng mga gulay na ilalahok naman namin dito sa lamang dagat na ito na ibinigay sa amin ng aming kapitbahay. Maraming salamat, May Linda. Salamat talaga at may nagbigay dahil hindi namin kayang bumili ng ganito. Maliban sa mga isda na yan na 50 pesos lamang talaga yan. At ayan, pagkatapos ko ngang magprito ay huhugasan ko na itong aking mga ginamit para hindi na dumami ang aking pang mga hugasan. At maraming salamat naman talaga dahil sa pagkakataon na ito ay may daloy ng tubig, isang pagpapala. At pagkatapos ko ngang maghugas ay nakaramdam ako ng gutom dahil ang totoo ay wala pa talaga akong almusal. At ayan, magtitimpla na nga ako ng kape at kahit paano ay lalagyan ko ng kaunting gatas. Kaunti na lang talaga, papaano na bukas. At itong ang asukal namin ay para bagang isang kutsara na lamang ang natitira. At pagkatapos ko ngang magkape at magluto ng ulam, ang sunod ko naman gagawin ay mag-iipon ng tubig para naman sa pampaligo ni inay. Paliliguan ko siya, pakakainin, yan yung everyday routine ko na. At ayan, kumukulo na nga yung sabaw at tiyak na luto na rin yung mga gulay nito. At ayan, inilagay ko na nga itong lamang dagat na ito na magpapasarap sa sabaw na ito. At ilalagay ko na nga itong powder na magpapasarap at magpapaasim sa sabaw na ito. Pero ang totoo, ngayon na lamang talaga ito, ang mas masarap talaga dito ay yung kalamyas or kamyas. At ayan, kumukulo na nga siya, mukha naman talaga siyang masarap at sa wakas ay makakatikim din ako ng kakaibang sabaw. Kakaiba naman talaga ito para sa akin dahil minsan lamang talaga ito. Buti na nga lang at may nagbigay. At ang kape naman na ito, hindi ko naman talaga agad mainom, mahigop. Naalala ko'y mainit nga pala tapos sira pa yung tangkay. At ayan, tapos na nga ako magluto at magkape. Ang sunod ko naman gagawin ay paliliguan ko naman si inay. At ayan, inihanda ko na ang kanyang towel at ang mga damit na kanyang susuotin. Mula sa kubo namin ay maglalakad pa yan si inay papunta dun sa kanyang pagliliguan. Kaya naman na niyang maligo mag-isa, yun nga lang, inaalalayan ko siya sa kanyang paglalakad at sa ligo dahil iniiwasan ko na siya ay mabuwal or matumba. Hindi na siya ganun kalakas na katulad ng dati at syempre may edad na rin naman talaga si inay. At ayan, tapos na nga siyang maligo at ang sunod ko naman gagawin ay mag-iipon ng tubig para sa panghugas at ganun na rin sa aking pampaligo. Sinasamantala ko yung mga ganitong pagkakataon na makaipon ng tubig dahil minsan may mga pagkakataon na gabing-gabi na nagkakaroon ng medyo malakas na daloy ng tubig. At ito na nga, pakakainin ko na si inay at sa mga pagkain ng ito ay alalay din ang pagkain ni inay. Pero sa mga ganitong pagkain talaga ay halos sabaw lang ang gusto ni inay. At syempre, meron naman akong niluto na isda na para naman talaga sa kanya. Maraming salamat naman talaga sa biyayang ipinagaloob sa amin sa araw na ito. At ayan, pakakainin ko na nga si inay, ipaghahain ko na siya ng kanyang pagkain. At syempre, dalawa lang naman kami ngayon sa pagkakataon na ito, kaya sabay na kaming kakain. Kailangan ko na rin naman talagang kumain dahil nagugutom na rin ako. At pagkatapos nga nito ay magpapahinga lang ako saglit, at pagkatapos nga ay maghugas ako ng pinggan at maliligo. At pagkatapos ko pa nga lang maligo at makapagpahinga, dun pa nga lang ako mag-uumpisang mag-edit ng aking mga video at mag-voice over. Nakakapagod din naman talaga pero kailangan talaga meron kang time management. Ang pagbablog talaga ay hindi ganun kadali pero napakasarap niyang gawin at nakaka-inspired itong gawin. At sa pag-voice over naman sa mga lugar na katulad itong sa amin, kailangan chichimpuhan mo talaga yung bago at pagkatapos tumiktilaok ang manok. Ganun din yung mga sigawan, mga sounds, mag-a-adjust ka talaga sa iyong ginagawa. Minsan nga, mayroong tumitiktilaok na pag nakita mo naman, hindi naman pala manok.